Tumuma ang bintana ng karne ng baboy kasunod ng pagkakasakit ng ilang baboy sa Rizal. Live mula sa Cagayan City, may unang balita si Darling Kai. So, Darling, kung tumuma ang bentahan, nagresulta din ba ito ng bagsak presyo sa panindang baboy? Igan, hindi nagbago yung presyo ng karneng baboy dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Pero umaaray yung mga ilang nagtitinda. Tumuwal daw kasi talaga ang benta nila dahil natatakot yung ilang mamimili. Sa balita nga ng hinihinalang pagkakasakit ng ilang baboy sa Rizal. Dati, isa't kalahati hanggang dalawang buong baboy ang kinukuha nila Aling Feli at Aling Aida para ibenta dito sa kani-kanilang pwesto sa Kamuning Market sa Quezon City. Ngayon, kalahating baboy hanggang isa't kalahati na lang ang kinukuha nila para makaubos lang. Ito, namamroblema. Matuman talaga. Hindi na masyadong bumibili sila kasi natatakot sila kumain. Nakikita nila sa TV na ganun, may sakit. Ito, totoo naman may sakit, pero dito sa Quezon City, wala talaga. Ang baboy namin galing Bulacan. Natatakot kasi ang ilang mga mamimili sa mga balita ng pagkamatay ng mga baboy sa Rodriguez Rizal. Patuloy na inaalam kung ano ang sanhi nito. Kaya apektado raw talaga ang kita ng mga nagtitinda. Inaabot na rin daw sila ng tanghali, kakahintay na maubos ang benta. Sana po tigilan na yung ano kasi natatakot na yung mga customer namin kumain ng baboy. Lagi nagtatanong na ano, safe ba yan? Oo naman. Kami mismo alam naman namin na hindi na kami magtitinda kung may sakit yung baboy namin. Pero wala namang paggalaw sa presyo ng karneng baboy dito. 220 hanggang 230 pesos pa rin ang kada kilo. Samantala, mas marami naman ang bumibili ng manok ngayon. Pero nananatili ito sa dating presyo na 160 hanggang 170 pesos kada kilo. Ang mga isda naman na isa pang alternatibo sa karneng baboy, matumal daw ang benta dito sa palengke ng Kamuning. Pero malaki ang itinaas sa mga presyo ng mga ito. Kakaunti raw kasi ang huli ngayon dahil sa sama ng panahon. Ang tilapia na 110 pesos lang dati, 130 pesos na ngayon. Ang galunggong naman, 180 hanggang 200 pesos na ngayon mula sa dating 160 pesos. Ang yellowfin tuna, 220 hanggang 260 pesos na ngayon mula sa dating 180 hanggang 200 pesos. Ang alumahan naman na 180 pesos dati, 230 pesos ngayon. Igan, nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na sapat pa rin naman daw ang supply ng baboy sa ngayon. Patuloy din ng kanilang paalala na inspeksyoning maigi ng mga mamimili yung mga baboy na itinitinda sa palengke para siguruhing safe yung mga mabibili nila. Dapat daw ay may meat inspection seal at meat inspection certificate ang mga itinitindang baboy gaya na lang ng mga ipinakita sa atin dito sa Kamuning Market sa Quezon City. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Darling Kai.